Kumusta mga piloto? At welcome back dito sa ating channel. So bago nyo galawin ang mga PID settings nyo, ito muna yung subukan nyong i-adjust yung rates. Malaking tulong ito para makuha nyo yung gusto nyong flight characteristics from your drone. So yan yung pag-uusapan natin pagkatapos po nito. So ano nga ba ang rates? So yung rates is kung gaano ka-sensitive yung stick inputs mo at gaano magre-respond yung drone based dun sa sensitivity ng stick inputs mo. So kung very kung sensitive yung inputs mo, konting galaw mo, is makikita mo yan dun sa drone. So kung less sensitive yung drone mo, meron kang konting allowance, hindi pa yan masyado nakikita doon sa drone mo. Then isa din yon yung full deflection nyo, ilang seconds ba siya makakumpleto ng isang roll o kaya ng isang tumbling. Okay? O kung doon sa yo naman, ilang seconds niya makakumpleto yung full yo. So kung mabilis yung rates mo, mabilis din niya makukumpleto yung full roll, yung full na tumbling, at saka yung full na yaw. Okay? So yun yung ibig sabihin ng rates. So paano ka naman matutulungan ng rates? Okay? So yung rates na gusto mo, depende yan. No? So hindi, wala namang rates na para sa lahat. Okay? So isang setting na rates para sa lahat. So para sa akin, yung rates ay personal. So kung ano yung paraan ng pagpapalipad mo, ano yung flight characteristics na gusto mo doon sa drone, is depende na yung sa'yo. Okay? So kung ano yung style at saka yung paano mo gusto lumipad o mag-respond yung drone mo doon sa stick inputs mo, it is based po yun sa preference nyo. Okay? So example, yung mga racers, karaniwan, okay, hindi ko sinasabing lahat, is ang rates nila is medyo mabagal. So bakit binabagalan nila yung rates nila? Kasi kung masyadong sensitive yung sticks nila, pagka nag full turn sila, pwedeng mag overshoot sila dun sa obstacle na iniikutan nila. Okay? So unlike naman ng mga freestylist, yung mga nagpi-freestyle, yung sa kanila naman, yung isang maganda example niyan si Mr. Steel, no? So kung nakikita niyo yung videos niyo ni Mr. Steel, yung kanyang mga execution ng rolls, ng turns, ay mabilis. So konting pitik mong ganun is nakukompleto niya agad yung roll niya. Okay, so kung ikay naman ay more on sa cinematic, ayaw mo syempre ng masyadong sensitive yung sticks mo. Kasi pag konti mong galaw ng roll mo or ng sticks mo, nakikita mo agad yun doon sa drone. So di ang nangyari, hindi nagiging stable or nagiging malikot yung videos na nakukuha nyo. So kung ang gusto nyo for cinematic, medyo hindi siya ganun ka-sensitive, lalo na dito sa may middle area ng stick. So gusto mo may konti kang play dyan para kahit mag-left ka ng konti, hindi naman yun kitang-kita or hindi masyado nag-deviate yung roll to the left or to the right yung cinematic drone nyo. Okay, so example lang naman yun. Hindi ko naman sinasabi na dapat ganun. So kung ganun yung situation, paano natin ma-adjust yung rates based doon sa gusto mo? Okay? Ibig sabihin, yung rates na gagamitin nyo or magiging adjustment nyo doon sa rates nyo will always be based doon sa preference ng flying nyo or sa style na gusto nyong gawin. As yan yung lagi ko sinasabi kanina pa.
So walang rates na universal, it is always personal kung anong gusto mo, and pwede rin siya maging situational kung anong klaseng flying yung gusto mong gawin. Okay? So ang pangatlo is paano ba natin ayusin yung rates natin based doon sa ating gustong flying. Okay? So paano naman natin ayusin yung rates natin para ma-adjust doon sa gusto nating klase ng flying. Okay, so andito tayo sa Betaflight. So tingnan natin kung saksak lang natin yung drone. Okay, so yan yung drone natin. So yung rates is nandito sa pitch tuning, dito sa rate profile setting. Okay. So ngayon, yung gamit ko dito is yung bago doon sa Betaflight 4.2, yung tawag nilang actual rate. So pag-usapan muna natin yung Betaflight settings bago natin discuss tong bagong actual. Okay? So ito yung rate profile ko para doon sa Betaflight. So meron tayong tinatawag na RC rate. Merong rate or super rate ata to. Then yung RC Expo. Then andito yung max velocity. Okay, so ibig sabihin, ilang degrees yung makukomplete niya per second. So dito sa aking roll is yung 633, pitch 741, yung 950. Tingnan natin yung default. Okay, so ito yung default na rate profile setting. Okay, so ano ba itong mga RC rate, rate, RC expo, no? So yung RC rate, to is, ano to, lahat to is express in percentage. So 100%, 70%, 0%. Okay, so ito yung, kung hindi nyo pa nagagalaw yung rates nyo, more or less, ganito yung itsura ng inyong rates. So, ano ba yung ibig sabihin ng RC rate? So, yung RC rate, ibig sabihin nito is gaano ka-sensitive yung sticks mo doon sa input. So, for example, ito yung 100%. Bawasan natin ng 0.9. Okay? So, yung kulay pula. So kung makikita nyo, bumaba na yung kulay pula. So naapektuhan yung kanyang maximum velocity at bumaba ng konti itong linya niya dito sa iba. Okay? So ito yung ano. So subukan natin na ibaba pa ulit. Lagay natin sa 50. So mas lalong bumaba yung rate niya at ganun din to dito sa gitna. So, mas bumaba. So, ibig sabihin, pagdating dito sa area na to, buksan ko lang yung radio para makita natin. Okay. So, yung roll, pagka ito yung gitna, okay. So bago niya ma-apot yan, is medyo malaki yung stick travel na nakikita. Okay? Ulit. Yan o. So mas hindi sensitive yung drone mo doon sa stick inputs kasi binaba mo siya ng 50%. Okay? So kaso, ang problema dyan, naapektuhan din yan dito. So yan yung RC rate. So ano ba yung super rate? Okay? So yung super rate or itong rate is, balik natin muna to sa 1. So ito is parang ganun din. May halo siyang RC rate at the same time, meron din siyang influence dun sa expo. Ang expo kasi is gaano ka-curve magiging yung iyong yung stick
input. So kung for example, lagyan natin ng 30%. So hindi nagbabago yung maximum velocity, okay? Pero nakita nyo, mas naging curve siya. Ibig sabihin, bumait ka dito. So dito, meron ka ditong play, hindi masyadong sensitive. Pero pagdating naman dito sa other half ng stick play mo, masyado nang mas mabilis yung nagiging response dong sticks doon, ng drone doon sa stick input. So dito mabagal. So dito pag lumagpas ka ng half, konting pitik mo diyan, mabilis yung nagiging response diyan ng drone mo. So yan yung binibigay ng expo. Pero hindi niya gagalawin tong maximum velocity. So balik natin sa zero. Ang rate is na-impluensyahan niya yung maximum velocity at the same time nagbibigay siya ng expo. So kung babawasan natin yan, yan o, naging zero is nabawasan yung kanyang maximum, mas lalong naging slower yung rate niya at saka napaka-linear nung throttle mo. Okay? So ibig sabihin wala kang dito may play kasi kokonti na lang pero syempre mababa yung response all throughout doon sa curve. Wala pa lang curve doon sa line, okay? So kung gagawin natin yan na mas lagay natin na 80. Okay. So sa 80, so kita nyo parang may expo na siya, no? Tumaas yung kanyang maximum velocity at the same time nagkaroon ka ng curve. Okay? So kung i-combine natin 'yan, normally 'yan, no. So kung makita nyo na parang tumaas, ibaba natin 'to ng konti. 0.9. Yan. So bumaba yung total. Okay? Tapos kung lalagyan natin 'yan ng expo, 30%, bumait ngayon yung ditong sa baba nyo. Okay? So, yan yung ano, yung Betaflight. So, ang problema nga lang dyan, kahit alin dyan yung galawin mo, is nagkakaroon ng effect dito sa maximum velocity. Saka ang mahirap timplahin yung rate dito sa ganito. Actually, hindi naman mahirap kung mapaglalaroan nyo, medyo magkaka-idea kayo. Ang ginawa ngayon ng Betaflight is nagbago sila ng yan, may ginawa silang actual ngayon. Okay. So, dito nawala na yung RC rate, yung super rate, at saka andito pa rin naman yung expo. So, ano yung difference ngayon dito? Yung center sensitivity, wala siyang effect dito sa maximum velocity. Hindi katulad kanina nung sa Betaflight, meron yung effect. Okay? So, dito, kung gusto mong less sensitive, subukan natin, gawin natin 100. Okay? So, yung roll, nakita nyo, mas bumaba siya. Okay? Pero, hindi naapektuhan yung maximum velocity. So, kung gusto mong may control ka doon independently dito sa maximum velocity, then pwede mong gawin dito yan sa max rate. Okay? So kung gusto mo pa lalong ibaba, pwede natin gawing 50. So pero ang ginawa ko dyan, kung gusto kong baitan pa yan, dadagdagan ko na lang yung expo. Okay? So pwede maging ganyan yung approach nyo. Okay, so ngayon naman, pag-uusapan naman natin is how to adjust yung rates nyo based dun sa gusto nyo. Okay? So wala akong, hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung dapat na numero dito. Lahat yan magdedepende sa inyo. Pero ang sasabihin ko dito sa video na ito is ano yung mga concepts
na pwede niyong sundin o pagbasihan sa pagbabago ng rates. So for example, gusto ko lumipad ng mabilis. Gusto ko very sensitive yung aking drone sa aking stick response. So pwede kong gawin na una is tataasan ko tong yan. Okay? So for example, lagay natin sa 1,000. Dati ang yan is nasa 1,000. So 1,000 degrees per second yung roll ko. So pagka pinulled full stick deflection ko yung ano ko, yung remote ko, magwa 1,000 degrees siya sa loob ng isang segundo. Okay. Pero dahil nag-steep siya dito, medyo naging sensitive yung aking stick. So pwede kong gawin, buwasan ko tong center sensitivity para bumaba ng konti. Okay. So ngayon, dahil bumaba na siya ng konti, okay, so hindi na siya ganon ka-sensitive sa part na ito, sa may gitna. Pero pag gusto ko siyang paikutin na mabilis, sagarin ko lang yung sticks ko sa dulo-dulo, mabilis na siyang iikot. Okay? So kung ganon yung gusto ko ng type of flying. Ngayon, kung gusto ko ng medyo suabe, smooth, ayoko nang kitang-kita yung konting galaw ng daliri ko doon sa videos na kinukuha ko, then ibababa ko itong max rate. So normally, yung mga max rate na ginagamit ng iba is nasa between 500 to 650 kung gusto nyo ng medyo mabagal. Okay? So, paano ko ngayon, so kunyari yan, lagay ko muna sa 670. So, dahil yung sensitivity ko sa center is mababa. Okay, so may play ngayon ako dito. So, pwede ko pa yan actually dagdagan kung gusto ko, dadagdagan ko ng expo. Okay, so mas nagiging less sensitive yung drone ko sa stick input dito sa bandang gitnang area. Pag nilagyan ko nga lang ng expo, mas nagiging steep na dito sa second half nung sticks. Okay? So, pero ganun pa rin, pag nag full stick deflection ako, mabagal pa rin siya kasi sinet ko yung kanyang maximum rate at 670. So ngayon, depende yan sa inyo. Kung ano yung mabagal sa inyo at yung hindi mabagal. Kasi syempre, meron na kayong muscle memory eh. Meron kayong style na ng magpapalipad nyo o kung paghawak ng remote ng sticks. So, i-base nyo ngayon yung gagawin nyo dito doon sa style mo. Kasi dalawa lang naman yan eh. Kung hindi kayo mag-a-adjust doon sa existing yung control, i-adjust nyo yung control nyo based doon sa existing na alam nyo kung paano yung i-control yung drone. Or, i-adjust mo ito based doon sa gusto mong kalalabasan kung paano lumipad yung drone mo. So, yun nga, sabi ko, kung gusto mo ng suabe na lipad, kailangan ibaba mo yung line dito, yung rates. So, magagawa mo yan dito, saka dito, saka bababa mo yan. Yung figure will be, depende na yan sa inyo kung gaano kababa ang mababa sa inyo or gaano kabilis yung mabilis para sa inyo. Okay? So, sa akin, yan ang ginagamit ko na actual rates doon sa bago kong build. Okay, so binago ko siya kasi gaan yung bagong build ko based doon sa dati kong build na drone. So dahil mas agile, mas magaan siya, naging mas agile siya. So konting stick inputs lang, kitang-kita ko na nagre-respond agad yung drone. So para somehow hindi siya masyadong twitchy doon sa controls at mas mabagal yung naging galaw niya,
So binabaan ko yung center sensitivity, binabaan ko yung aking yung max rate. Yung iba yung naging expo niyan. Yung roll binigyan ko siya ng mas malaki na expo, pero yung iba like yung pitch, halos ano lang to, yung stop. Yung yo, ayoko masyadong may play yung yo doon sa gitna. Saka binaba ko din yung kanyang maximum deflection degrees, yung bilis niya. So para hindi, since pagka nagtatrattle ako, hindi ko masyado nakikita nagyoyo yung drone. So depende yan sa flying style nyo na gusto nyo ma-achieve. Okay, so yun lang mga piloto, no? And hopefully kahit papaano may na-impart naman ako dito sa inyo with regards dito sa rates. Okay, so kung may mga questions kayo, comment lang kayo doon sa description o kaya message lang kayo doon sa ating Facebook page, ano yan, Dr. Jay's FPV World. Okay? And kung nagugustuhan nyo itong mga videos na ginagawa natin, ano lang kayo, like and subscribe lang po. Tingnan natin kung may mga pwede pa tayong gawin na videos na pwede makatulong dun sa beginners at saka medyo beginners na tulad ko, no? So I'm still learning dito sa mga ganito and then trying to share dun sa mga baguhan dito sa hobby na to. Paano kalikutin tong drone natin? Paano natin mas ma-enjoy, mapalipad na maayos yung ating mga drones? Okay. So yun lang po. So ingat po tayong lahat. Stay safe. God bless us all. Bye.